Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Dahil nga sa kahirapan ng buhay at wala tayong trabaho, ay bumalik muna ulit tayo sa pagpupuhag. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Yo, what's up mga idol? At panibagong vlog tayo ngayon. So, maghanap naman tayo ng mga pukyutan. At dahil ngayon ay summer season na, marami ngayon na mga pukyutan. Masarap yung honey. Tara at samahan niyo ulit kami sa panibago nating adventure. Yan nga mga idol, at pinuntahan namin itong isang tinuro sa akin ni Papa. Kaso wala na sila dito. Yan yung bahaya niya, yung kulay white na yan. Oh. Yan. Sayang, hindi natin naabutan. At hanap ulit tayo. Makachempo tayo ng malaki-laki. Yan mga idol, at nakakita nga po tayo sa wakas. Thank you Lord. At nakakita kami ng kwan. Bahay ng pukyutan. Grabe, ang laki na rin. Yan o. Ano yung baguliban? Oo. Ay talo. Hindi. Hindi man baluguliban. Laki o. Sana maraming lamang pulot. Pero tagpulot naman na ngayon at siguradong kahit pa paano may laman na yan. Laki ng bahay. Yung nangingitim na yan, yan yung mga pukyutan. Akyatin natin mamaya-maya yan. Mag-prepare lang tayo ng binuot. Ayan mga idol, oh, napakalaki. Ganda at may ano, mga sangasangahan. Oo, oh, grabe. Ang laki nito. Mga idol, oh, nasa likuran natin na yun, yung maitim. Ano, napansin nyo yun, yung maliit na yun, oh, yun. Yun yung ating pupuhagin. Ah, nakachamba tayo. Uy, ang laki niyan. Kasama natin dito si Unyok. Magkakuha na ng mga dahon ng niyog. Kumuha na si Unyok ng mga dahon ng niyog, pampausok. Ayan o. At yun yung ating timba. At saka, yan yung magiging lagayan natin ay. Ayun na yung prepare ko. Na mga kayakas. Sa taas-taas niya, nayari o. Yan o, mga idol o. O. Sobrang laki niya. At sa part ngang ito mga idol, ay nagprepare na nga ako ng binuot or yung pampausok na gagamitin natin para umalis ang mga honeybee. Gumamit nga tayo dito ng mga kayakas na hilaw at kayakas din na tuyo. Maraming ang pahilaw ang ginamit natin mga idol para mas mausok ang ating tapong. Pag ganito nga ang sitwasyon mga idol, ay kailangan mong maging maingat at dahan-dahan upang hindi magalaw ang mga bagay na nakasabit malapit sa pukyutan. At once na magalaw mo nga ang mga bagay na malapit sa kanya, ay siguradong mga ngalat na yan. Kapag nangalat na nga sila mga idol, ay siguradong mga ngagat na ito. At bago nyo nga pala i-prepare ang inyong tapong mga idol, ay kailangan nyong malaman kung saan ang direksyon ng hangin. At nang matapos na nga naming i-prepare ang tapong, ay sinindihan na namin ito. Bago nga pala ako nun mag-apply sa Ormeco, ay ganito na ang aking trabaho. Dahil nga sa kahirapan ng buhay, ay kailangan nating gumawa ng diskarte para hindi magutom ang ating pamilya. At kailangan nga nating alamin ang ibang uri ng trabaho nang sa ganon ay meron tayong pandagdag sa ating pangangailangan. Umalik nga pala ulit tayo sa pagpupuhag sapagkat wala tayo ngayong mga project. At habang naghihintay nga tayo ng mga bagong project mga idol, ay eto muna ang ating magiging trabaho. Medyo mahirap at delikado nga ang ganitong trabaho, pero kailangan nating gawin para sa ating pamilya. At sa mga followers po natin at viewers dyan mga idol, ay ganito rin ba ang inyong diskarte para makakuha ng pulot? Sigurado akong makaka-relate kayo dito mga idol sapagkat ito'y ginagawa sa mga probinsya. Sa nakapanood po ng video na ito mga idol, ay mag-comment po kayo kung taga saan kayo nang malaman natin kung saan nakabot ang video na ito. Matapos nga ang pagpapausok, ay kinuha ko na ang bahaya ng pukyutan para malaman natin ito kung may laman. Okay. Puro ano na. Puro bahayan. Ang laki. Ah. Grabe. Wala tayo nakuha ang pulot. Wala na laman. At sa part ngang ito mga idol, ay kinuha na lang natin ang laman nito sapagkat nabigo tayong makakuha ng pulot. Ito po ang ating latest video. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless.